Ano, maraming isda? Marami, ate. Marami. Sige, enjoy. Yung mga uka na makikita po natin, dyan malapit sa mga mangrove ay dyan daw po sumabog yung mga bombang inihulog nung panahon ng World War II. Kitang-kita din po natin mula dito sa baybayin na itong Barangay Kulasi, itong mga naglalakihang barko. Grabe, sobrang dami ng barko. Dito, mapapansin po natin, itong malaking replika ng barko na hango sa disenyo sa ginamit na barko nila Magellan. Good morning mga ka-SFTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating i-explore ngayong araw. Ayan, so nitong mga nakarang araw, ipinuntahan po natin at in-explore ang ilan sa mga naggagandahang isla na sakop ng Leyte at saka Southern Leyte. Pinuntahan din po natin ang mga dambuhalang proyekto na kasalukuyan ng ginagawa sa nasabing probinsya. Ngayong araw naman ay pupuntahan po natin ang isa sa mga sikat na isla na nandito sa Eastern Samar. Pero bago po natin umpisahan ang ating biyahe papunta sa Humonhon Island, ay ipapakita po muna natin ang isa sa mga high-tech na bagay na gagamitin natin sa ating mga vlog mula ngayon hanggang sa susunod pa nating mga travel. Ito po yung Insta360 Flow, isang smartphone stabilizer na ginawa para sa mga cellphone. Medyo malaki yung kanyang box dahil nga sa ito, yung creator kit ni Insta360 Flow. So meron po itong yung mismong stabilizer at dito naman yung kanyang accessories at yung mga chargers. Dati yung mga stabilizer, kailangan pang i-balance, kailangan pa ng maraming proseso bago natin magamit. Pero dito, ito yung kanyang clip. I-click-clip lang natin dito sa ating cellphone at ididikit natin dito sa ating stabilizer. Ayan, so dito may mga marka kung aling parte yung ididikit natin para hindi tayo malito. So imamatch lang po natin yan at pusa na po siyang mag-o-open. Ayan, no? So nandito nga pala tayo sa bahaging ito ng Giwan kung saan makikita itong sikat na Pagnamitan Bridge. Dito sa kabila, ito po yung Barangay Pagnamitan at dito naman yung Barangay Malingon na konektado dito sa Barangay Barbo. Kung titingnan po natin sa aerial shot ay parang pangkaraniwan lang po ito dito sa bahaging ito ng kalsada. Pero kung nandito ka na sa mismong tulay ay mapapansin mo itong napakalinaw na tubig. At maliban sa malinaw na tubig, makikita din dito yung mga marka ng mga pumutok na bomba nung panahon ng pangalawang pandaigdigang digmaan. Yung mga uka na makikita po natin dyan malapit sa mga mangrove ay dyan daw po sumabog yung mga bombang inihulog nung panahon ng World War II. So sa linaw ng tubig ay nagmistulang swimming pool etong mga butas na nandito sa gilid ng tulay. Ito yung dahilan kung bakit tinarayo etong Pagnamitan Bridge dahil nga sa linaw ng tubig at sa mala swimming pool ng mga butas. Sa Pagnamitan Bridge, napastop over po muna tayo dito sa bahaging ito ng Giwan kung saan makikita nyo po dito yung helera ng mga nagbebenta ng mga tuyong isda o yung mga dried fish. Isa sa mga pinaka patok na produkto dito ay etong kanilang dried kusit ng Giwan. So yung isang ganito ay nagkakahalaga daw ng 100 pesos at may bigat po ito na 100 grams. Yung isang kilo nitong dried pusit ay nasa 1,000 pesos. Maliban dito sa dried pusit, mayroon din po silang mga danggit nasa 100 pesos din. Dilis. Yun. So dito 50 daw at pwede din tawad 40, depende sa dami ng mga bibilhin nyo dito. Meron din po sila ditong mga parrot fish. Ito po yung parrot fish o mas kilala sa tawag na mulmul. Thank you.
At matapos ang halos 10 minutes na travel mula doon sa Giwan Town proper, ay narating na rin po natin etong Barangay Lupok. Yan, so dito po tayo nagpark na itong ating sakyan kasi mula dito, nasa 50 meters lang yung layo dito naman sa daungan na itong mga bangka. So para sa mga nakasubaybay sa atin nung una natin mga vlog, familiar po itong lugar na to dahil nga sa dito tayo sumakay ng bangka patawid naman dito sa Tubabaw Island. Ito po yung munting daungan nila at ito yung mga bangka na sinasakyan ng mga pasahero na tumatawid papunta dito sa Tubabaw Island. Grabe, asul na asul yung tubig dito. Tingnan nyo naman. Ano, maraming isda? Marami. Sige, enjoy. So oras po natin ngayon ay alas 11 na ng umaga at ayon dito sa bangkero natin, nayabutin tayo ng halos 2 oras sa biyahe papunta dun sa Homonhon Island. Okay, so ito po yung sasakyan nating bangka. At ito po yung bangkero natin, Sir Jury. Yan, siya po yung naging bangkero natin dati nung tumawid tayo dito sa Tubabaw Island. Papunta sa Homonhon Island ay marami po tayong pwedeng masakyang bangka dito sa Giwan. Pwede po tayong sumakay doon sa terminal ng Giwan proper. Pwede din naman dito at pwede doon sa unahan. So kami, dahil nga sa dito kami madalas sumasakay ng bangka papunta dito sa iba't ibang isla na sakop ng Giwan, Easter Samar, kaya dumediretso na po kami dito. That shit was amazing. Can we take it back to 95 before we had this drama in our lives, just staring at the screen every day and night. I miss the rush of living in real life. Don't get your low end. Matapos ang may git sa 2 oras sa travel mula sa Giwan, Easter Samar, ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Homonhon Island. Yan, so kung mapapansin nyo, medyo malayo pa po tayo dun sa pangpang pero pinatay na po yung makina na itong bangka. Kasi nga, mababaw na itong parte ng dagat. So maliban sa mabato, ay marami din yung mga seagrass. Yan, naglilitawan na. Delikado po yan sa LSE na itong bangka kasi baka sumabit, pwedeng masira yung LSE nitong bangka. Touchdown, Homonhon Island. Malayo pa lang ay natatanaw na natin itong napakaputing baybayin. So mula doon sa dulo na itong isla hanggang dito sa kabila, kitang-kita po natin yung mga naggagandahang mountain ridges, white beaches, at mga puno ng nyog. Talagang isla yung vibes dito. Dito, makikita po natin etong kanilang mga bangka. Ayan, eto po yung mga bangka na kahalintulad sa mga bangkang bumibiyahin naman papunta sa Limasawa Island. So dito, limitado yung biyahe dahil nga sa makikita nyo, low tide. Pag ganitong oras daw ay hindi makalapit yung mga bangka papunta dito. Kaya naman makikita po natin yung isang bangka na andun na sa gitna ng dagat at mula doon ay hinakot na yung mga pasahero papunta dito sa pamamagitan nitong maliit na bangka. So mula dito sa Barangay Kasuguran ay sumakay po tayo nitong mga habal-habal papunta sa Barangay Pagbabangnan. Itong Barangay Kasuguran, kung makikita nyo, ay marami yung mga kabahayan. Dahil ito daw, yung pinakamalaking barangay dito sa Homonhon Island. Dito, makikita po natin na sementado ang ilang bahagi nitong kalsada. At titingnan po natin dito kung gaano nga ba kahaba itong sementadong kalsada hanggang dun sa pupuntahan nating barangay. We'll be right back.
bahaging ito ng kalsada, mapapansin po natin na rough road na yung dinadaanan natin. At ayon dito sa driver natin, yung susunod daw na sementadong kalsada ay dun na, malapit sa landing site. So dito mapapansin po natin ang kabi-kabilang pagmimina. Ayon dito sa driver natin, meron daw apat na mining company ang operational dito sa ngayon. Yung mini-mina o yung mga pangunahing resources na mini-mina dito ay yung mga nickel at saka chromite. Para sa mga nagtatanong, ano yung produkto o pinagagamitan sa nickel? Yung nickel, yung isa sa mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng metal. Habang yung chromite naman, ay yun yung nagtataglay ng chromium na ginagamit naman para sa paggawa ng stainless steel. Marami po yung mga ganung resources dito sa Comonhon Island. Matapos ang 30 minutes na travel mula doon sa Barangay Kasuguran, ay narating na rin po natin itong bahaging ito ng Comonhon Island. Makikita po natin na dead end na itong sementadong kalsada. At mula dito ay maglalakad na lang po tayo ng mayigit 50 meters papunta doon sa monumento kung saan nakasulat yung mga kaganapan noong panahong pumunta dito si Magellan. Tara, let's go! Ito po yung Munting Parke kung saan tanaw po natin dito yung ilang mga imahe na naglalarawan tungkol dun sa mga nangyari dito noong naglanding si Magellan. So matapos magpalipas ng gabi sa katubigan ng Suluan, bahagi ngayon ng Giwan Isler Samar, lumipat ang ekspedisyon sa Comonhon at dito unang tumungtong sa kalupaan March 17, 1521. Tinawag nila itong Aquada de la Buone, Signale, bukal ng magandang senyales dahil sa napakalinis nitong tubig. Habang nagpapahinga, nakita silang hapo, may sakit at gutom ng mga taga Suluan. Nakiusap sa mga ito si Fernando Magallanes, pinuno ng ekspedisyon na dalhan sila na makakain at maiinom at kanya namang sinuklian ng iba't ibang bagay. March 18, 1521. Agad silang binigyan ng mga makakain at maiinom ng mga taga Samar na nangakong babalik muli upang magdala ng dagdag na pagkain. Nilisan matapos makapagkarga ng mga pangangailangan. March 25, 1521. Sa gilid netong marker, makikita po natin etong malaking larawan kung saan nandito si Magellan at ilang mga sinaunang katutubong Pilipino. Dito, mapapansin po natin etong malaking replika ng barko na hango sa disenyo sa ginamit na barko nila Magellan. So dito makikita po natin na wala nang gaanong ganap, wala nang mga dekorasyon, tanging itong mga sirang pinto, cabinet at itong hagdan yung makikita natin dito sa first floor. Dito naman sa second floor makikita po natin itong mga bakanting kwarto. Ayan, na merong CR at dito sa kabila, itong ganito din, kwarto, then CR. So nagkalat po dito yung mga pugad na itong mga balin sa sayaw. Ayan. Dito naman sa taas, makikita po natin itong mga nagtataasang puno at yung mga daanang nadaanan natin papunta dito. So dati, sa mga pictures lang natin nakikita itong lugar, pero ngayon ay napuntahan po natin ito ng personal at nakita po natin kung ano nga ba yung mga meron dito.
Sa ngayon, mapapansin po natin na walang ibang tao kundi tayo lang, madalang na lang sa ngayon yung mga bisita na nagpupunta dito. Ayon sa mga driver ng habal-habal ay marami daw yung mga turista tuwing papaumpisa pa lang yung summer. Pero ngayong papatapos na yung summer, unti-unti namang nababawasan yung bilang ng mga turistang nagpupunta dito. Karamihan sa kanila hanggang doon lang sa may Handig Beach kung saan yun yung pinaka-popular na beach dito sa Humonhon Island.